Pumunta tayo dito kasi sabi nila makikipag-sparring daw ang champion. Ouch, what are you doing? You're hurting me. My partner here is too strong. He isn't holding back, even though I'm the world champion. Hindi maganda ang kondisyon niya. Mukhang kulang yata siya sa training. Baka tinatago lang niya kasi malapit na yung title match. Coach, paano to? Wala itong pakinabang. Hindi sa kulang sa practice ang champion. Malakas ang pakiramdam ko na umaarte lang yan. Tingnan mo, wala siyang ginagawa. Umalis na tayo, Yagi. Masasayang ang panahon natin dito. Ay, hindi pa talaga siya. Naku-excited na ako. Nakapanaming pera to. Kikita talaga tayo. Ano nangyari? What took you so long? You had me worried. This is over, so let's get the heck out of here. After breaking a sweat back in my room. Pagpasok ng mga babae, tinapos niya na kagad yung laban. 10 segundo lang, dumugo na kagad ang bibig niya. Kung ganun, hinihintay niya lang tumating yung mga babae. Hanggang kailan niya tayo iinisin ng ganyan? Pagkatapos sa isang oras, si Takamura naman na makikipag-sparring, di ba? Kamusta naman ang kondisyon niya? Terrible. Parang malapit na siyang bumagsak. Nanghina siya dahil sa pagbabawas ng timbang. Ang problema, hindi niya pa naabot ang weight class. Kaya niya kaya lumaban sa world title match? Parang kinakabahan ako. Epekto lang ng weight loss training yan, kaya ganyan pa siya kahina. Pag dumating na yung araw ng laban, siguradong lalakas na siya ulit. Yun din ang paniwala ko. Sa puntong ito, dapat maging relax lang tayo. Tiwala ako sa'yo, Mr. Takamura. Kitang-kita ang malaking kaibahan nilang dalawa. 73 ang ratio na binigay sa amin. Kailangan maging optimistic ang Team Kamugawa. Dapat sa mga sandaling ito, tumitigil na kami sa pagtitraining para makapagpahinga naman siya bago ang laban. Pero 2 kilo pa rin ang kailangan niyang tanggalin. Bakit? Anong problema? Naiintindihan ko na mahirap magsalita kapag tuyong-tuyo ang lalamunan mo, pero tao ba yan? Lugar? Ilang syllables? Pwede? Hindi? Ano sa palagay mo? Mababawasan pa ba yung bigat mo? Niminsan, hindi pa ako nakakita ng champion na ganun kalakas, mga sar. Magagalit ka talaga sa mga sinasabi niya. At mahilig sa makipaglaro sa mga babae, kahit malapit na ang match. Nahihirapan tuloy akong ma-analyze ang world title match mo. Walang problema. Alam ko yan. Kaya lang talagang nakakabuisit. Gusto ko na siyang bugbugin! Samantalang ikaw nandito ka pa rin, nagte-training, nagbabawas ng timbang, nagpapakahirap para lang mapaghandaan ang laban ninyo. Ang walang hiyang yan. Wala kong bahala. Ikaw pa ngayon ang nagpapalakas ng loob ko. Parang ang laki ng problema ko. Siguro dahil ito ang unang world title match ko. Ha! Pero hindi pa rin tayo matatalo sa kanila. Ikaw ang mananalo sa labang ito, Takamura! Oo na, pero hindi ba parang mas nakakapagod dyan kaysa magsalita? Pounds! Pasok sa limit! Mr. Takamura, eksakto ang timbang mo! Sa sobrang saya nila, mukhang grabing weight loss ang napagtagumpayan nila. How rude. You look just like a mummy. So you think you can fight a champion like me with such a wimpy body?
Carol? Inaasar pa niya si Takamura sa tindi ng pinagdaanan nito. Huwag Takamura! Walang piyang tanda. Mukhang nakapasok siya sa weight limit! Yehey! Alam ko dito yung press conference eh. Hoy, bilisan nyo! Dito kayo! Mr. Muji! Bakit? Mayroong problema? Kailangan maging handa kayong lahat, ha? Kailangan maging handa? Saan? Ang akala ko, nakapasok na talaga tayo sa world title match. Kaya lang, baka magkaroon pa tayo ng malaking problema sa press conference. Magsisimula na po ang ating question and answer. Ang yabang. Ano ba namang klaseng ugali yan? Nakakainis! Sigurado ako lahat na bubursit na sa kanya. Mr. Challenger, ano sa tingin mo? Paano tatakbo ang laban yung dalawa? Hindi matatapos ang laban sa call. Isang matinding knockout at Jack mapapalitan na ang champion. Yun lang masasabi ko. Walang pag-alinlaan ang sagot niya. Akala ko maaasar siya sa kalaban, pero mukhang maganda pinapakita niya. Medyo maayos na ang pagsasalitaan niya ngayon. Wala na rin ang wrinkles niya. Kumain yan pagkatapos ng weigh-in. Para sa human version ng Drive Shitake, kaya mabilis bumalik ang katawan niya. Inaasar lang niya tayong lahat. Wala man lang ba siyang sasabihin kahit konti? Mr. Champion, dito sa Japan gaganapin ang una mong pagdepensa sa belt. Meron bang dahilan kung bakit parang tuloy-tuloy ang pang-aasar mo sa challenger? Nag-aalala ka ba? Nakakaramdam ka ba ng takot sa dibdib mo kahit konti? Ako na lang ang sasagot para kay Brian. Kahit na konti, wala siyang nararamdamang takot. Yung pang-aasar naman ay natural na sa kanya yon. Tungkol naman sa belt, sinisiguro kong iuuwi namin yon sa Amerika. Okay na ba ang sagot na yon? Bakit hindi ikaw sumagot? Pwede ko bang malaman kung yun talaga ang nasa isip ng champion? Huh? Alam mo naman siguro na 16 matches na ang ipinanalo ng challenger. 16 knockouts mula sa debut match niya. Kung sa lakas ng suntok, wala akong nakikitang masyadong kaibahan. Nandito ka rin sa bansa ng challenger. Kaya kung ako ang tatanungin, normal lang nakabahan ka kahit konti sa magiging laban nyo. Ayos. Yan, ganyan nga, Limura. No! I think you're talking too much nonsense. That isn't what you really want to know, right? Room 1003 of this hotel. Feel free to knock on that door, and I will tell you anything you want to know about me. Napakabastos talaga ng Brian na yan. Mukhang maganda to nakikita ko ha. Napipigilan pa ni Takamura ang sarili niya. Maraming salamat. Pwede na po nating tapusin ang conference. At para po sa pagsisimula ng pinakaabangang laban bukas, sisimulan na po natin ang picture taking para sa mga manlalaro natin. Fighting pose nyo! Dikit naman kayo na konti! Sa wakas, tapos na! Buti hindi na natin kailangan makialam sa kanila. Tabuti naman at naging maayos ang lahat. Pwede ba magdikit pa kayong dalawa ng konti? Ilagay niyo sa ilalim ng baba yung kamao! Ikaw! Sumusobra ka na! Manda ka! Umilawad kayo, Mr. Takamura! Salaman mo nalang ibusin ang galit mo! Bugok talaga kayo! Hindi ako! Shopping yan na ninyo! Sumusobra ka na talaga! Ang kapal ng mukha mong pastusin ang bouncer ko! Hindi kita mapapatawad! Bouncer! Hindi! Coach Kamugawa! Napakasama talaga niya! Ang yabang niya! Kung nagkataon lang na noong kapanahonan ko to. Senior citizens should stay out of this. Teka, si Takamura! Tigilan natin si Takamura! Ba't hindi ko maikalawang pa ako? Hindi maganda to. Baka... Mr. Takamura! Hehehehe
What's the problem? Aren't you going to attack me? Coward? Me? Scared of him, you say? Don't make me laugh, people. You're asking me why am I provoking him? Because I can't wait for the match. As much as possible, I want to kill him right now. Whenever I have a match scheduled, my blood boils, and I want to beat my opponent in public. I get so excited on that. And the only thing that can make me calm are women. Do you think you can fight me, Takamura? You really want to beat me, huh? I will go out with all the beautiful women here in Japan. I know I can have them anytime I want. And Japan will have nothing but world champions 20 years from now. I can't really wait for a match, Takamura, so please don't disappoint me. Napakayabang niya talaga. Sa buong buhay ko, wala pa ako nakitang boksingero na katulad niya. Wala na akong pakialam, ma-interview man siya o hindi. Ang gusto ko lang, mabugbog siya sa laban niya! Takamura! Kalulubi mo yun! Takamura! Kalulubi mo yung payaban na yan! Kala niya kung sino siya! Panalaan sa iyo! Chichisa yung mga Japan! Pasensya ka na. Ako may kasalanan nito. Kahit anong mangyari, hindi na ako uurong. Sa sandali pumasok na kami dalawa sa loob ng ring, hindi ko pipigay na lang sarili ko. Magsisimula na! Munang pauwin sa Amerika ng buhay yan! Oh! At pipigyan! Palahin natin! Ganit na ganit ang mga tao! Baka mamaya magkaroon ng riot dito! Parang kinakabahan ako dito! Kaya mong kunin ang lahat ng babae sa Japan, ha? Ngayon, ipakita mo sa aming lahat ang kayabangan mo. Kahit buhay ko, itataya ko para lang iligtas si Tommy ko! Kasama ba sa usapin si Tommy ko? Malamang kahit ibigay natin yun, ibabalik sa atin yun. Ano ba sinasabi niyo dyan? Ulitin niyo ha! Kinakabahan na talaga ako. Sa galit ng mga tao at sa init na ipinapakita nila. Dahil magsisimula na ang laban. Huwag kang mag-alala. Wala naman silang pakialam sa laban mo ngayon eh. World title lang ang iniisip ng lahat ng tao rito. Ano kung yun lang iniisip nila? Poprotektahan ko pa yun ang Japanese title ko. Okay, Ipo! Huh? Umisawa, ikaw pala! Ayos ah! May binibenta pala kayo dyang item. Oo, para kumita naman kami kahit konti lang. Sigurado ko maya-maya, ubus na to. Ang Takamura t-shirt, at ang towel, at ang cup ng trainer! Ikaw ba nagda-design ito, Misawa? Aba, maganda yun ah. Baka maging artist ka na ng manga. Lahat yata ng channel nakatutok sa press conference kahapon. Kaya parang lahat ng tao gusto mag-cheer kay Takamura. Kaya parang dito pala sa mga to, panalo na tayo agad sa world title! Wala kaming pakialam sa mga binibenta mo. Masasabi mo lang yan pag talo ng kalaban. Sige. Mauna na ako! Pupunta na ako ngayon sa locker room ko! Sige! Galingan mo sa laban! Lahat ng tao sa labas hindi na makapaghintay sa world title match. Pero ako, may sarili akong laban. Concentrate, Ipo! Ingay mo naman dyan. Pati dito, hindi ako makatulog. Mr. Takamura, nandito ka na pala! Hindi kasi ako makapagpahinga ng maayos doon sa bahay eh. Hindi mo wala sa isip ko yung magiging world champion na ako sa araw na ito. Kaya ako unang dumating dito. Ikaw, ano kondisyon mo? Okay po ako! Hindi nyo kailangan mag-alala sa akin! Kaya dapat ang isipin nyo ngayon, yung... Tumigil ka nga dyan! Ang sarili ko ang pinakahuli kong pinoproblema sa ngayon. Ang world title match siya ang pinag-uusapan namin, pero cool na cool pa rin siya. Sabihin mo, Ipo. Sa palagay mo, sino mananalo sa amin? Aba, siyempre! Kasi mula pa lang, galit na ako doon sa mayabang na yon. Tapos ginawa pa niya yun doon sa press conference. Hindi ko na pinatulan yung mga sinabi niya at pinalampas ko na rin yung pagsuntok niya doon sa baba ko. Pero yung sampalin niya yung matanda. Para na ako mapabaliw sa galit na nararamdaman ko. Pinahangaan niyo po ako sa pagtitimpi na ginawa niyo doon. Pinanood ko yung mga video na umuwi ako. Wala ko ibang naisip. Kundi pamagayin ang mukha ng taong tatalunin ko sa laban. Pero,
para maging pasensyoso ako. Malakas ka talaga siya. Alam ko ng dahilan kung bakit nakuha niya ang belt. Mr. Takamura, mukhang hindi ka pa nakakatulog. Kaya pala siya ang nauna dito. Akala ko didiretso na siya sa ring mamaya. Ito ang unang pagkakataon na ganyan ang itsura niya dito sa locker room. Ito ang unang world title niya. Isang malakas champion na grabe kong mga asar. Idagdag mo pa ang inaasahan ng Japan. Sobrang pressure siguro ang nararamdaman niya. Mr. Takamura! Oh? Mangangako ako para sundan mo ang gagawin ko. Sa laban ko, first round pa lang, inunakout ko na ang kalaban. Kaya naman, kailangan manalo ka rin sa laban mo. Pakiusap, kailangan gawin mo lahat para ikaw maging world champion! Pinapangako ko, ako ang mananalo! Sigurado ka ba dyan? May narinig kasi ako doon sa isang reporter. Yun daw kalaban mo, masyado malakas. Eh? First round, tama ba? Ay, hindi po! Ang sabi ko kanina, mananakot ko siya sa isa sa mga round namin. Ang totoo nga yan, kahit ko, okay na sa akin. Basta manalo lang ako sa kanya. Ang totoong sinabi mo, knockout sa first round. Pero Mr. Takamura, ano kasi Tumigil ka lang sa mga palusot mo! Pasigatan mo kami sa labang ito. Ikaw ang uupak ako kapag hindi natuwa ang mga tao bago ang labang ko. Painitin mo ang mga manonood ko! Opo! Parang ako pa yata ang binuhay niya. Ngayon ang 10-round semifinal. Ang junior ng ating world titleist na si Mamoru Takamura, si Ippo Makunachi. Ang kalaban niya ay mula sa Korea, si Yeonsu Yi. Madepensa kaya niya ang Japanese title? Masimulan kaya niya ang init para sa world title match? Makunachi, gawin mo lahat para mapagbagsak mo agad yung kalaban mo. Simulan mo ang init para sa senior mo. Talaulin mo kaagad! Nakaka-pressure. Tsaka... Mukhang malakas siya. Hindi ko napag-aralan ang diskarte niya, pero magaling siya. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi ikaw yung tipo na kalaban na kamatch niya. Talunin mo siya gamit ang sarili mong style. Opo! Parang sumisilip ang katawan ko. Hindi ko pa ito naramdaman noon. Pero, ibibigay ko ang lahat ang kaya ko. Pag ring pa lang, gagamitin ko na ang specialty ko. Ibo! Anong ginagawa mo? Ha? Sinugod na kagad niya si Makunachi! Napakaliksi niya! Mukha ang mahusay talaga ang ating manlalaro mula sa Korea! Eto na! Kaliwa! Parang kendo thrust ang ginawa niya! Ang tigas ng kamao niya! Delikado kapag napuruhan ako! Parang popo ang ginagawa niya! Ang lakas ng kaliwa niya! Ang tingin ko sa kanya, by the book siyang gumalaw. Malaki ang tiwala niya sa suntok na binibitawan niya. Sinimulan niya ng infight kung saan ang unang makakatama ang panalo. Kaya lang infights talaga ang gusto natin. Hoy bata, gamitin mo lang sa kanya sarili mong style! Ang style ko? Ang specialty ko? Heto na! Mula sa bababang posisyon, sinimulan niya na ang paggalaw. Ito ang Depth Zero! Anong ginagawa mo? Bakit Depth Zero na kagad dyan? Tumigil ka! Mali yan! Tumigil ka lang sa kanya! Ginamit na ni Makunochi ang Depth Zero! Halos mapuruan ang baba ni Yi! At ngayon, bumuelo na naman sa kanan si Makunochi! Tingnan nyo! Makapang si Yi gamit ang kanang kamao niya! Hindi! Kapag nag-counter siya sa pagbawi ng kamao niya, lagot! Tatapusin ko itong gamit ang style ko! Mukhang parehong tatama! Sumusugod ang kamao ni Yi! Tumama ang suntok ni Makunachi! Kaliwa! Kanan! Kaliwa ulit! Hindi na siya tumitigil! Lahat ng suntok na
hindi na makaganti si Yi! Ano? Bumagsak na siya sa side na parang walang malay! Natapos na po ang laban! Napakabilis! Dahil sa nakakatakot na Dempsey Roll!